Okay guys, no, welcome na naman sa another video ng Mojo Shop. Meron tayong napaka-casual na nagiging problema sa ating pagmamotorsiklo, ano, yung pag napatiran tayo ng throttle cable. Okay? Sa Yamaha SA, medyo hindi siya friendly user kasi once na naputulan ng kable, pag nagtanong ka sa mga motorcycle shop na bibilihan mo or madadaanan mo, hindi available yung kable ng 4 Yamaha SA. Lalo sa mga probinsya, no? So, ang pang-replace natin is yung Raider 150. Okay. So, ito yon, no? So, question, bakit napuputol ang ating throttle cable? Simpleng-simpleng sagot lang po, kasi kulang po sa maintenance. Hindi po natin nalalagisan. Or, syempre, sa katagalan din, kaya siya nagkakaroon ng pagkaputol, no? So, simple lang po, no? Pag kayo nagkabit ng throttle cable, let's say itong Raider 150 na gagamitin ko sa aking motorsiklo, no? I-lubricate nyo po muna bago nyo install. Lagyan ng langis, lagyan ng grasa. Importante hindi siya dry, no? So pag mapapansin niyo, no, pag nakabili kayo ng throttle cable, dry na dry po 'yan, no? So 'yan yung pagkakataon na kailangan natin siyang i-lubricant o i-lubrication para maging swabe at hindi siya kalawangin dun sa loob. Yun lang naman po kasi ang magkakaroon ng diferensya yung kable, ano? Pag nagkaroon ng kalawang or nagkalawang. So, lagyan natin ng langis. Ito yan guys, no? Bali, lagyan nyo ng grasa itong pinaka-entrada ng ating kable, no? Grasa. Kung meron kayo makukuha ang high temperature grease, mas maganda po yun kasi sa kakatrottle natin, umiinit po yan, no? So ito, gagamitin natin siya ng high temperature grease para hindi siya natutunaw or hindi siya nawawash out, no? Yan, medyo bomba-bombahin nyo ng konti, no? Ganyan-ganyan yun ng konti, ano? So yan. So, yung kabila rin, no? Lagyan nyo ng high temp grease. Ayan. Tapos, bomba-bombahin nyo ulit. No? Ayan, bomba-bomba. Tapos, next ninyo, no? Lagyan nyo ng langis. No? So, ayan. Lagyan natin langis. Para mag-penetrate siya dun sa pinakaloob ng ating kable. O kung meron kayong mga tawag nito, meron kayong yung spray na lubrication, pwede rin pang lubricate. Ayan, ito, ganito, oh. Ayan nyo, ha. So importante mabasa yung kable hanggang dun sa dulo, no? So, ayan. Tapos bomba-bombay nyo ulit. Ayan. So yan, mapiprevent natin yung pagkaputol ng kable natin, no? Pag ganyan ninyo mini-maintenance ang inyong mga throttle cable. Okay? Ayan, question ito. Pag ba nalagyan ngayon, kailan masusundan? Nasa inyo po yan. Halimbawa, nag-uulan ang panahon, ano? Panayang ulan, pwede nyo na kagad na spray yan, no? Para hindi na kalawangin kasi yung usually yung ulan ngayon acid rain, no? So ayan. So ganyan lang po yan. Yung iba naman gumagamit ng ringgilya. O yung hindi nakakalam ng ano yung ringgilya, yung injection, no? Ini-injection na nila, nilalagay nila ng langis yung ringgilya or yung pa-injection tapos ituturok doon sa butas ng ating kable. So ayan. No? So gaya ng previous vlog ko, no, kasi ito na i-vlog ko na rin, no. Pwede po nating gawin nating single throttle yung ating silinyador, no. Pero mayroon lang kayong kailangan na tornilyo
para maging stopper niya, magsilbing stopper para hindi ma-reverse yung ating handle grip, no? So ayan. So kakabitan natin 'to, no? Okay na ako sa lubrication ko. So ito guys, no, bali install na natin yung kable, no. Pasok niya lang diyan. Okay. Since ako naka quick throttle, no, kailangan ko talaga i-single cable 'to, no. So yung quick throttle natin na tinatawag, yun yung masyadong malaki yung ating gap dito, ito distansya. Kasi ang regular na throttle na ganyan, ano, ito yung regular throttle, no. So makikita ninyo yung part na to is mas maliit lang, no. So yung quick throttle malapad, no, ito malapad, no? Atin yung comparison, no? So malapad. So konting piga mo lang equivalent na ng almost half ng half throttle na kagad. Yung 3/4 na piga is almost half throttle na kagad ang kanyang bira, no. So ayan, pasok lang yan dyan. Kasi pag naka-quick throttle, hindi siya ganun kangalay pag nasa rides, no? So hindi ka masyadong persado. Kumbaga, relax-relax lang. So, ayan. Ayan, na-install ko na, no? Bali, ito po yun, guys, no? Since ang throttle cable ng Raider 150 is medyo maigsi, ano, huwag nyo po ipasok dito gaya ng regular na ginagawa natin, no, sa paglalagay ng kable. Dito, sinusuksok dito, ano. Huwag nyo po ipasok kasi sabi ko nga, medyo maigsi siya. So, ang paglalagay nito is nakaganyan lang siya, no. Huwag nyo isuksok, no. Tapos, i-layout nyo na rito. Ayan. So, ayan lang yan. Kasi, kapos po, kung magkaroon kayo ng problema pag inyong ipinilit, kasi magwawild yan kapag inyong ipinilit na ipasok doon. So ito ay pantipid value mill, no. Hindi ko sinabing gawin ninyo or gayahin ninyo ako, no, pero yan mas mapapakinabangan nyo yan kasi hindi siya ganun kadali, hindi siya ganun kahirap hanapin gaya ng kaswal na kable ng ating Yamaha SA. Ako kasi ginamit ko yan or nagamit ko yan ng almost 5 years na rin. So, wala naman ako naging problema. At ang pinaka ano doon, madali maghanap. No? So maganda ang kanyang play. No? So ito yung carbo. Pag nag-install kayo ng kable, kailangan pag gin-drip ninyo or tin-rotel ninyo is tutunog ng ganun. So, ibig sabihin, pag nagganyan ang kable ninyo, ganyan tumunog, hindi siya stack up or hindi siya nahihila ng ganun ka hapit, no? So, ganun ang kailangan tunog. Yan. Tapos, okay, yung question nga pala, no? Paps, yung sa'yo naka-quick throttle, paano naman kaming hindi naka-quick throttle? Kasi pag walang return cable or yung tinatawag na stopper cable, pag tin-throttle namin ng pag-anon, may throttle pa rin. Pag ganyan, throttle pa rin. Pag pag-anon, throttle pa rin. So ito po yan. Ito yung maliit na trick dyan, ano. Kasi kung matatandaan po ninyo, meron ditong screw, no, yung dito sa bandang parting gitna, no. Yan, dito. So, yun yung nakaipit dito sa throttle, no? Throttle cable, tsaka yung sa return cable, no? So, palitan nyo lang po yung tornilyo rito kasi masyadong maiksi yung tornilyo, ang gaganon. So, ang sukat ng tornilyo, nandito. Ayan, yung airbox natin, no? Yung airbox natin may tornilyo yan, bali, isa, dalawa, tatlo, apat, limang tornilyo. Kuha kayo ng isang tornilyo rito sa inyong airbox, no? O kaya naman, kung ayaw nyong bawasan yung tornilyo na yan, kunin nyo yung isang tornilyo para gawin nyo sample. Yan, no?
So kailangan gantong kahaba tornilyo para mai magsilbing stopper doon sa ating kable. Ito, itong tornilyo to, no? Ganyang kahaba. So ang mangyayari, yung tornilyo rito na nakalagay, eh maiksi, ito ipapalit ninyo para yung ating yung holder ng throttle, ito yon, no? Let's pretend this is the yung throttle. So tutukod siyang ganyan, no? Ah, bira ganun. Oh, ayan, tutukod na ganun. So hindi mo siya maiikot ng reverse, no? Yung pa forward. So itong tornilyo to tukod na ganyan. Diba? So yan ang system niya, no? So hindi mo na kailangan ng return cable. At saka nga pala, hindi mo kailangan talaga ng return cable kasi kusa pong babalik yung grip na yan or yung ano ng carb na yan, no? Pag ano, pag tin-throttle mo, kasi meron po yung spring, no? Ayan, laki ng spring, oh. So yung return cable eh para sa akin, ano, eh hindi ko kailangan yun, no? Kaya yung sa aking motorsiklo, ginawa kong single cable lang para hindi masyado magastos. Or gaya ng sinabi ko, pinilitan ko siya ng Raider cable, Raider 150 cable, para kahit magkaroon ako ng Averia, eh kaya kong makabili kahit sa ang motorcycle shop. Okay? No. Ayan guys, no, sana nakatulong tayo muli sa ating panonood o sa aking mga video na aking in-upload sa aking YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa pag-subscribe sa Jojo Abiliano YouTube channel at sa patuloy na pagsuporta sa inyong pong lingkod. Maraming salamat po muli and keep safe.